What's up guys and welcome back to Endong's World Channel. So ngayong araw, i-update ko po kayo dito sa ating backyard farm and papakita natin yung update dito sa ating mga alaga, sa ating buntis na malapit ng manganak na si Ilong, yung ating F3 na bower. So tara! So, ayan, good morning po sa inyo ulit. Hindi na pala morning, afternoon na. So, ito yung ating buntis na F3 bower. Naka-relax, and then itong si Tenga. Ayan. Kalinang umaga, nagbigay tayo ng, ayan, syempre kangkong yung na-harvest natin nung isang araw. And, kung makikita nyo, may mga sobra. Kasi busog na po sila. Ayan po ang kagandahan pag adlib ito mang pakain natin sa mga kambing. Ayan po si ano, laki na nung tiyan, no? Si Ilong. So yun nga, maganda rin yung adlib ito, lalong-lalo dito sa buntis kasi pag buntis po, kadalasan malakas talaga silang kumain and kailangan talaga full blast yung pakain natin dahil hindi po magandang nagugutom tong mga to dahil may dala silang bata sa kanilang tiyan. And siyempre, update na rin dito sa ating mga Peking Ducks. So, papakita natin mamaya kung ano na yung itsura ng ating kulungan ng Peking Duck. Bali kasi yung mga bagong pisa is nilipat na rin natin and mas lumuwang na yung kanilang kulungan. Pero bago yan, pupunta muna tayo dun sa likod pa. Update dun sa ating tanim na Napier Grass. So, let's go! Ito yung mga kawayan na pinaputol na idinagdag dun sa kulungan ng ating mga Peking Ducks. And kung mapapansin ninyo, nawala yung ubong nung kasing pinaputol yung manggayan na daganan. Kasi nga, pag may bagyo, medyo delicates na to or delikado. And ang plano pa na dyan nila, Ermat, is papatabas pa yung tuktok na yan. Kasi, yun nga, delikado po yung puto ng mangga pag nabagyo at nadaganan, na hulugan yung bubong. So ayan, ito po yung itsura ng likod namin ngayon. Tingnan nyo, puro mais po yan. Update po dito sa ating mulberry. Ayan, may mga bunga. Ito, mga bunga. So hintayin natin mag-mature dyan, tapos i-harvest natin. And then yung sa part na yun, meron palang mga bunga yung mulberry natin na magaganda. Ayan. Daming bunga. Pakita natin yun dun sa kabila. Yung mga sitarya natin. Tubo na ulit. Sitarya and then ito, Madre Agua. Tapos mulberry pa din. Mulberry natin na naharvestan nung last time. Ayan. May mga bunga. Ito may mga bunga na siya. Ito to. Tingnan nyo gaano kalaki oh. Hindi pa nabunuhan to. Ayan. So, ang maganda rito, pag inabunuhan mo, mas lalaki pa yung magiging bunga niya. Yan kasi natural lang eh. Hindi pa tayo nagabunuhan. At ito po, si... Hindi ko alam pangalan ito. Bimbi kasi nga sa'yo. Yan o. Ayan, nadako po tayo dito sa mga Napier Grass. Yan, si Tarya. Diba? Ang bilis siyang tumubo. After ma-harvest. Yan. Tsaka pala, itong part na to, kahapon, tinrim ko kasi inuunti-unti na nating tanggalin itong mangga dahil nga natatakpan itong mga Napier natin. And ang plano po natin dito, extend po yung Napier grass dito. Ang gagawin natin yan, siguro ba bibibi? Siguro yan ang gagawin natin, bibili tayo ng giant grass o yung variety ng Napier na sobrang ganda ng production dahil po ang target natin is makapag-silage ng maramihan. Tulad ngayon, ang hirap po ng pakain, nangunguha tayo ng kumpay. Especially yung kangkong na ang hirap din pong manguha nun. Especially pag yung area po is mabasa. So yan, yan yung Napier natin. Medyo makapal-kapal na rin siya. Ang height niya is nasa 6 patas na siguro.
yung after nating makatings dati, yung 1 month. And ito po, dito po tayo ngayon sa likod. Papakita ko pa yung iba nating kambing. And sa area po na ito, ang pinapastol lang dito is yung inahin na kahapon hindi ko na nabidyuhan. Pinestad natin kay Tenga or yung ating Anglo-Nubian na buck, which is first time po nun makapag-stud. Kasi yung last time, akala natin na-stud niya yung isang native. Hindi natin nakita. And ito, na-stud niya po itong native natin dito sa likod. So, pakita natin. Mga anak niya. 1, 2, cheren, 3. Tapos si native natin. Ito po kapon, in-stud nung ating Anglo-Nubian na buck. So, ayan, tignan niyo po. After ilang buwan, nabuhay niya lahat ng tatlong anak niya. At ang masasabi ko lang po, kasi yung iba talaga, nahihirapan sa mga triplets. Ang kagandahan po ng triplets kasi, siyempre yung kita rin nyo is triple. Unlike pagpaisa-isa, medyo lugi doon. So, ayan, tignan niyo po. Ang ganda po ng mga anak niya, ang lalakas. Yan din po yung kagandahan na natuturukan siya ng iron pag yung after 3 days. So ayan, mga healthy sila. Ito yung babae, tapos buckling, and then buckling. Ayan. Maganda talaga yung i-cross mo sila sa mga native tulad nito. Ito, na-stud na to kahapon ng ating Anglo-Nubian. So, ni-expect natin na F1 na yung lalabas. At sana ay triplets. So ayan siya. Diba, sa era po, ayan yung mga mais natin. Sa tapat lang po na to yung amin, ah. Yung sa kabila po, iba pong may-ari niyan. Pero ayan, oh, maganda nung mga mais. Ito, pangbenta lang po ito. Hindi po siya pang corn silage. So pwede rin siya pang corn silage. Yung onion nga lang, ginagawa po nila, pinapamature nila yung bunga, and then yun po yung binibenta. Crack corn, kung tawagin, yung mga pinapakain sa mga manok, sa mga livestock, yan. So, ayan, maganda yung panahon ngayon, mainit-init. Tapos pag umaga or gabi, malamig. Ganda ng view. Hello. Nasaan siya na? Ito yung babae, oh. Tingin dito. Ayan. Sabihin ko, no, kung ano-anong hinahanap dun. Ayan siya. Bo. So, balik na tayo dun sa ating likod bahay. And papakita na po natin yung kulungan ng ating Peking duck. So, ang gumawa po nun is si Airpat. Inunti-unti niya ayusin yung kulungan ng mga bago nating Peking ducks. So, yung mga yun, yun ang ating gagawing breeders soon. So, ayan. Pakita po natin. Puro mais ang tanim ngayon. Saktong-sakto sa summer. Ayan, no? Sarap gawing silage, you know? Ayan. Oh. After 60 days, ikakat na po natin itong napier natin. So, ganun lang po yan. Ang turo po kasi nila, first harvest is dapat 90 days. And then, yung mga kasunod na po na pag-harvest ninyo is every 60 days. So, ang tinatarget po dun pag gumagawa kayo ng silage is yung dry matter content. Yun po yung tinitignan once nag-alaga kayo ng ruminants. So, yung mga nag-alaga dyan sa Cotabato, like kay Adelaide River Farms, maganda po yung mga baka nila and kambing kasi nasusunod po talaga yung dry matter content. Ito yung kangkong nanukuha natin, no? Ang bilis mag-compress. Nalanta na rin. Pero ito yung kagandang ipakain sa mga kambing. Yun nga lang, talaga, ang kangkong po kasi is mataas ang watery content nito. Na minsan, pag hindi sanay yung alaga nyo, is nagkukos ng pagtatay. Kaya ang advice po, kung wala talaga yung pakain, gaya natin, medyo hirap tayo sa pakain, tapos ganda yung papakain nyo, much better po na i-air dry nyo siya, gaya nito. Nabawasan na yung kanyang moisture content. So, para iwas na rin po sa pagtatay ng ating mga alaga. Bago tayo pupunta dun sa ating mga alagang Peking ducks, update po sa ating mga bantam. Ayan. Yung iba nandun na ulong yung mga sisig. So, ayan yung update sa kanila. Ito, may itlog na rin siya. Oh. Ayun, nasa gilid. So, ayan yung mga breeders natin. Nabawasan kasi
nagsimatayan nung nakaraan, hindi na agapan yung sakit. Dito na po tayo sa kulungan ng ating Peking Ducks na mga bago. So papakita natin yung bagong kulungan nila na medyo maluwag-luwag ng konti. And ito yung ating gagawing breeder's gun. Tapos ang purpose po natin dun sa mapoproduce natin, sa itlog po, yun po yung gagawin nating salted eggs. And then yung mga ducklings is ibebenta natin sa mga may gusto na mag-avail or mag-alaga. So ayan, ito papakita natin. Bagong lahat, sa breeders muna tayo, yung nauna. Breeders natin. So medyo magulo yung kulungan. Kung makikita po ninyo, ayan yung kulungan niyang dati. Magulo. And then, pupunta na po tayo sa ating mga bago. Ready na? Ready na ba? Okay, takpan muna natin. Tcharen! Yan na po, yung kanilang bagong kulungan. Oh. Maluwag-luwag. Oh. Andun sila, nagsisilong yung mga alaga nating Peking Ducks. Yung bubong niyan, temporary pa yan. Ayusin pa rito. And then yung ibang ilalagay dito sa part na to, yung kainan. Hindi na inabot airpot ko dito yung kulungan kasi nga lubog daw. Wala siyang kasamang mag tatambak ng lupa. So i-adjust na lang din siguro. So makita ninyo, ayan sila oh. Ayan, ibang tayo. Simple kulungan lang din. Green screen, yung plastic, tapos ayan. Mapapansin po ninyo, yung iba dyan mas, is maliliit, mga nahuli po yan, mga mas bata. Kung may nabansot man, ayun yung pinakamalit na yun, nabansot po yun. Medyo lumiit siya. Ayan, ang gandang tignan oh. Lalo siguro to pag naglugon, or nagpalit ng balahibo. Dami. Yun, yung maliit na yun. Siguro, katagal, lalaki rin naman yan. Try na lang na busugin. Yan po kasi yung mga napaghuhulian pag, halimbawa, magkakasama sila. And, yung pagkain is nasasapawan. So, may ganyan talaga, hindi maiwasan. Sa mga maliliit na size na yan, nasa ano tong mga to? Around 1 month, yung maliliit. And then, yung malalaki po is magdi 3 months. So, ang pagitan po lang is 1 week. Yan. Pag dumami na to, or madagdagan pa, maganda na po yung production natin ng itlog. So, sa mga gusto magpa-reserve, IPM nyo na lang ako. Yung mga malalapit lang po muna na area, dito sa Tarlac, kasi nga, mahirap po talaga yung ibibiyahin nyo. May mga cases po talaga na may mortality rate. So, ayan, yung linyaan ng ating mga Peking Ducks. Mga bata pa po yung mga yan. Ang ganda. Sa pagkain naman po, ang pinapakain ni Airpat is yung Bio 2 muna. Pero pwede na sila sa Bio 3. Ang ginagawa na lang niya ay nagmi-mix minsan ng Bio 3. Kasi ang mahal po talaga ng feeds ngayon. Hindi nyo po maiiwasan yan. Pag di nyo naman papakainin, papet sila. So, alternate, minsan ang ginagawa nila, ang ginagawa ni Airpat, hinahaluan na lang din ng mga daon-daon, mga asola, ganyan. Yung asola, malaking tulong po yun kasi nakatipid po tayo sa feeds. And may pinagkukuhanan po kasi si Airpat ng feeds na medyo mura. So, ayan, yung mga alaga nating Peking Ducks, ang bilis lumaki. Yan po ang magandang alagaan ngayon. Kung gusto nyo po talagang may income, yun nga lang, mag-i-invest po kayo. So, sa pag-aalaga po ng mga gantong klase ng livestock, talagang may risk po yan. Yan na muna natin tinatapos ang ating video for today. Sana po ay nagustuhan po ninyong ating content ngayong araw. And ito po yung update sa ating farm life. Medyo matagal tayong din nakapag-vlog dito sa probinsya. And sa ating mga bagong viewers, or kung di pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe. And mag-comment na rin po kayo kung may suggestion po kayo dito sa ating backyard farm. Or yung mga expert dyan, kung makapanood nyo man to, sana mag-advise po kayo kung anong magandang gawin dito sa ating kulungan. Para maging happy itong ating mga Peking Ducks. So, yun lang po ating video for today. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. Dami. Bagang Peking Ducks. Ayan. Pag 3 months old pa lang yung iba dyan. Iba 2 months. So, hindi sabay-sabay pero magaganda sila. Hindi pa sila naglulugon. Lalaki na oh.